Ila natakot sa babala ni Congressman Marcoleta, ABS-CBN at TV5 umatras na. Inanunsyo ng TV5 Network Inc. at ABS-CBN Corp. ang pagwawakas ng kanilang planong investment deal. Ayon sa naturang network, nagkasundo naman umano ang magkabilang panig na wakasan ang investment agreement. In a separate disclosure, TV5 Network Inc. and ABS-CBN Corporation also announced that they have mutually agreed to terminate the investment agreement dated 10 August 2022 covering the proposed acquisition by ABS-CBN of 34.99% equity interest in TV5 and the convertible note agreement dated 10 August 2022 covering the proposed subscription by ABS-CBN to a convertible note to be issued by TV5. That termination was also formalized through a memorandum of agreement. The parties confirmed that they have not implemented any of the transactions covered by the investment agreement and the convertible note agreement. Matatandaan na pumalag ang ilang kongresista noon sa nasabing plano ng ABS-CBN at TV5 dahil sa di umano'y posibleng nilulusutan ng kapamilya network ang batas kung saan kinakailangan ng prangkisa ng isang TV network upang makapag-operate. Dahil dito ay balak muli ni Congressman Marcoleta na imbestigahan ang ABS-CBN at kasama na dito ang TV5. Samantala, sa ibang balita, nagbanta si Senadora Cynthia Villar na sasampahan niya ng kaso ang mga opisyal ng Department of Agriculture kung masususpende ang pagpapatupad ng memorandum na labag sa Rice Tariffication Law. Sa pagdinig ng Senado, binanggit ni Villar ang Memorandum No. 34 na nagbubuo ng Advisory Council para sa pagpapatupad ng Farm Mechanism Program na dapat gagawin ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oh, ako talaga magdidemanda sa inyo. Magpakatino kayo. Procurement, ngayon ka palang bibili, matatapos na taon, dadalhin nyo na naman sa PITC yan pag hindi nyo na naman nabili. Ano ba to? Hindi ba ganyan kayo? Yung DNR din, dinala sa PITC yung pera, tapos nabulok na doon. Ako, walang magdadala sa PITC. Madam Chair, based bakit on bakit hindi nyo ginagawa? Yan ang complaint sa inyo, hindi nyo ginagawa. Bakit ayaw nyo gawin? We are doing our best, Madam Chair, fast track the procurement. Our best, August pa lang, August 9, hindi nyo pa nabibili. Our best yon. Oh. And if I may, Madam Chair, based on the timeline that we decided. You know, there are many complaints about you. Before, the other Bureau of Soil and Water Management tumutulong sa amin. Oo. Kahit na hindi nga namin nabigyan ng malaking budget. Tapos ngayon, ang laki ng budget na binigay sa inyo, ayaw nyo tumulong. Saan nyo dadali ng pera? Saan nyo balak dali ng pera? Well, we will use that of course, Madam Chair, for the purchase of CFPW. Oh, hindi ba pag hindi mo yan na-implement by December, ano mangyayari dyan? We will implement, Madam Chair. Pag hindi mo yan na-implement ng December, either ililipat mo yan sa PITC or ibabalik mo yan sa Treasury. Oh. And to think na you are always complaining that the cost of fertilizer is so high, eto nga yung part of the solution, ayaw nyong gawin. Di gusto nyo talaga, walang fertilizer para mag-i-import kayo ng fertilizer para kikita kayo sa importation. Kaya tinatawag na kayong Department of Importation. Tinutulungan na lang namin kayo na ma-solve partly. I'm not saying that this will solve the problem. But this will partly solve the problem. Oh, kasi alam mo, yung isang composting machine will produce 1 ton of organic fertilizer every month. Oh. Di pag may binigyan mo na isang composting facility, yung isang lugar, they can produce 12 tons a year.
Oh, that is 12,000 kilos a year. Munti mo hindi na nila bibili nyo. Magkano ba ang isang ano kilo ng fertilizer, iho? Sa ako, 3,000. 3,000 divided by 50, di 60 pesos. Oh, kung makaproduce ang composting machine mo ng 12,000 times 60 is 120,000 times 6. Bawi na yung composting na facility for 1 year. Bayad payback na, period, 1 year. Bayad na sa isang taon. Kaya nga ako, shock na shock, ayaw nila gawin. Yeah, we recognize Senator Amy Marcos. Thank you. As a follow-up to our chairwoman's queries, may I know, dun sa 1.1 billion na binigay sa inyo under the budget of 2022, ilan na yung status ng, ilan yung fund allocation sa composting? Purely composting. Purely, di ba yung buong 1.1 billion, puro composting facilities? Kasi ang budget ng buying of fertilizer, 4.4 billion under the National Rice Program. So sabi ko, ibigay nyo na yung 1 billion sa composting kasi that's for sustainability. Di ba tama yun? Oo. Kaya nga, so dun sa 1.1 billion na totally para sa composting, hindi naman na ibang paglalagyan, eh ano ngayon ang total amount that's been disbursed? Wala. Kasi nasa last quarter na po tayo eh. Nakaka-nervous to. Billion din to. Yes, Director, please. Magkano na yung disbursed ha? Hindi yung awarded, hindi yung allocated, yung talagang disbursed. Your Honor, Madam Senator Amy, as of today, wala pa tayong na-disburse o na-obligate doon sa 1 billion. Yung buong 1 billion point 100 million, yung buong halaga na para sa composting ni Kusing, hindi pa nabibili para sa composting facilities? That's true, Madam Chair. At as mentioned, the procurement process is ongoing. We are completing all the necessary documents prescribed. Director, sorry ah, kasi nasyashock lang kami. Kasi patapos na yung taon. Wala pa kayong nagagastos ni piso. Ba't naman ganun? Ngayon pa lang sila bumibili. Ba't ngayon lang bibili? May dati nang binibili. Ayaw nila yon. Siguro hindi nila gusto yung supplier, kaya naghahanap sila ng bibili. I want to tell you that you gave the Secretary of Finance composting facility sa kanyang farm sa Batangas, di ba? The DA, siguro nag-ano sila doon, nag-PPR. Hindi tumakbo. Aray. So, ako pa, personally, ang nagbigay ng another one at yung akin ang tumakbo. Kaya, bantayan mo yan. Baka hindi tatakbo yung mga composting facility mo. Ako direct. Ano bang klase yun? Ng another one para tumakbo. Kasi maraming balita na yung mga distributors na wala namang warranty, na wala namang papeles, were allowed to bid. Maski may bad record, naka-blacklist, walang kapasidad, nagbid sila, yung iba, balita ma-awardan pa. Can we have a copy of your relevant bidding documents, including the list of these alleged suppliers, including the terms of reference? Kasi naguguluhan po kami dito. Your Honor, we will be providing you a copy of our report regarding the 1.1 billion fund this year. Pero totoo ba na yung mga distributor ni walang warranty, hinahayaan ninyo mag-bid? Hindi po yan totoo, Madam Chair. At we religiously following the procurement process po based on our aim. Kaya kayo masyadong natagalan. Walang ikaw ba, Iho? Ikaw yung in-appoint, ikaw ang in-appoint ni Secretary Dar? That was, yes, Madam Chair, when I was
Bureau of Agricultural Research. Alam mo, yung hindi makaperform, yung dating mga Bureau of Soil, nang kahit papaano wala silang budget, nakakaperform sila. Nagko-cooperate sa amin. Ikaw, in-appoint ka lang ni Secretary Dar, hindi ka na nakaperform. Bakit? Ano ba instruction sa'yo ni Secretary Dar? Huwag kang magbigay niyan para mas maraming fertilizer ang bibilhin natin para marami tayong overprice. Ganun ba? That is not true, Madam Chair. I was designated or here at the Bureau of Soils in August 1. Yes, Chair po. Magpakatino kayo. Oh, kasi ako na magdidemanda sa inyo. Oh, ako talaga magdidemanda sa inyo. Magpakatino kayo. Hirap na hirap kami niyan eh. Alam mo, pero ngayon ano ba? Tapos ako ang chairman ng vice chairman ng finance. Pinalipat ko 'yon from buying chemical fertilizer to this composting machine kasi nakita nyo naman in 1 year's time bawi na, 'di ba? Bawi na eh. Diba, 60 pesos per kilo, it can produce 12,000 kilos. So, that's almost, magkano yun? 12,000 kilos times 60, that's 1 million. That's the cost of one composting facility. Pag gobyerno nga bumibili, 950. Pag ako bumibili, 500 lang eh. Eh, pinababayaan ko na kasi alam mo naman ng gobyerno, maraming requirement, ganyan-ganyan. Pero, okay na rin yun. So, Director, when do you anticipate you'll be able to award this contract? And when will you be able to disburse at least 1 peso of your funding? Anong schedule po ninyo? Based on the timelines that we agreed, we can award the 1,100 units of CFCW until November po. Magkano po yun? If I may report po to the committee about the status po, early as December last year, Madam, we started the procurement process of this fund, but unfortunately, we just sought the approval or authority to procure these units from the office of the secretary then, Dr. Dar, last February. Bakit office of the secretary? Ikaw lang ang nag-ano sa office of the secretary kasi nilagay ka dyan ni Dar. Alam mo, may supplier kayo magaling na local from Bacolod City na ano nila yon, ayaw niyong bilhan. Kasi ayaw maglagay sa inyo. Gusto niyo yung may maglalagay. Aray ko. Madam Chair, meron po kasi tayong mong, guidelines. Magkano yung halaga nung sinasabi mong 100 plus na mabibid na? Bakit tumina? You're not going to be able to spend the 1.1 billion. Masasayang lang yan. 100, eh. Dapat bibili nila, eh. Ano? Dapat bibili nila. 1,000. Oo. Kasi 950 daw ang halaga, eh. Oh. Kaya nga. So you're not going to be able to spend anything close to the 1.1 billion that was targeted. Tapos reklamo, walang fertilizer. And Director, please. 100 lang ang mabibili doon sa 1.1 billion. Eh, anong plano ninyo for the rest of the funds na hindi ma-award? Dadalhin sa PITC. Well, PITC na naman yan at saka PSDBM. Ay, kung ba yan? Well, we will be procuring all the 1,100 units po of CFBW this year. But you only have 100 online. Saan yung 900? Madam, sabi mo lang na 100 plus lang ang mabibili by November. Hindi po, Madam. Yung the one that I mentioned earlier, na 100 plus, 2021 fund po yun. Ipangat ng hearing na to. Iisasagot
Aray, yung isa sa ko. May doctorate degree pa naman ikaw. Oo, kakadali. You have a doctorate degree. How can you do something like that? No po, yung sabi ko po kanina, madam, that yung 1,000 units ay ongoing pa yung procurement. Yung na-report ko po na na-procure na, na ongoing yung training this year, ay procured po yan last year. At distributed na po yan last year po. O kaya nga, how about this year? Wala kang ginawa? Meron po kaming ginagawa, Madam Chair. Kaya nga po, when I assumed here at BSWM in August 1, Madam. Actually, iho, pag bumili ka sa supplier ng machine, siya ang magte-train eh. Oh, ayaw kayo bumili doon sa mga supplier na willing mag-train. Gusto nyo, sino ba mga supplier ang binibilan nyo? Yung supplier ko, siya nagte-train eh. Hindi ko siya binabayaran hanggang hindi niya na-train yung pinabigyan ko eh. Kasi, iho, nabili din ako ng ganyan eh. Namimigay ako on my own. In fact, naawa ako doon sa Benguet. Binigyan ko yung Benguet na ano eh, ng, yung kanilang market doon. Trading post. Binigyan ko, from my money, binigyan ko sila ng ano, naawa ako eh, ng composting facility para wag magreklamo sa kamahalan ng fertilizer. In fact, I did not pay the supplier until tumawag sa akin si Congressman na tumatakbo na yung ano, composting facility. Kasi hindi ko babayaran na hindi tumatakbo. Dapat ganun. Tsaka yung mga supplier nyo, they're willing to train. Mabilhan lang sila, di ba? This year. Oh, that's part of it.